Outcast, magandang buhay po sa inyong lahat, mga kabayan and mga ka-online, mga ka-freedom business all over the world. Ito muli ang inyong lingkod, DJ Double D, para sa ating baka ang biyahe at kwentuhan. Alamin ang ating episode ngayon, napakaganda. So ito po yung tinatawag natin na maganda yung title natin ngayon. Ito yung naisip ko lang na title. Outcast noon, winner o successful ngayon. O, diba? Ganda, no? Ano yung sinasabing outcast? Diba, ito yung parang katulad nung bata ka pa sa school, no? Parang pag hindi ka sikat, hindi ka yung mga cool dude, diba? Yung mga talaga mga, ano, diba? Yung mga heartthrob nung araw, diba? Yung mga talaga sikat-sikat noon. Ikaw yung talagang ordinaryo lang na estudyante na parang feeling mo nga outcast ka kasi hindi ka masyadong napapansin. Nandun ka na sa isang sulok, diba? Yung parang feeling mo ayaw sa'yo ng lahat. Diba? Yung parang hindi ka in, hindi ka sunod sa uso, hindi ka belong, diba, no? Sa mga OFWs naman, sa ating mga kabayan na OFWs katulad po natin noong araw, ibang senaryo ng isang outcast. Kasi nung estudyante ka, kung ikaw ay outcast, parang kawawa ka naman kasi nga lagi kang binubuli, no? Hindi ka pinapansin, wala lang. Diba, kahit wala ka, hindi ka napapansin, walang-wala kawalan, diba, hindi mararamdaman yung presensya mo. Pero sa pagiging OFW, ito na. Real talk, mga kabayan. No? So, kumbaga, bato-bato sa langit nga, tamaan, huwag magalit. Kasi karamihan na, hindi natin nilalahat ng OFW, pero karamihan. Kaya nga 80% ng mga nag-ibang bansa, pagdating ng araw, pag nag-retire, mahirap pa din. O sasabihin natin hindi malang umasenso. Kasi nga, ganito ang nangyari. Gusto maging in ni kabayan. Gusto maging belong ni kabayan. Gusto niya, sunod din siya sa uso sa mga ibang kabayan na nakikita niya. Eh kadalasan, ganito ang nangyayari. Pagkasweldo, ayan na. Ano agad ang unang naiisip? Di ba syempre, nagpapadala muna yan sa Pilipinas. Nagpapadala, di ba, sa mga kailangan niya padalhan, kung magulang ba yan, kapatid, o pamilya niya, anak niya, asawa niya, kung ano man, no? Yun po yung unang ginagawa, padala. At ito pa, kung may natira man, ayan na, ito na. Pag may natira man, iniisip niya, teka, akin naman to eh. Reward ko naman sa sarili ko to. Ay, may karapat dapat lang naman na sa akin mapunta ito. At wala kayong pakialam kung saan ko siya gagastusin. Pero ito ang masakit at masama at nakakalungkot. Yung mga kabayan natin karamihan, hindi lahat nga, no? Pero karamihan, nangangati ang kamay. Nangangati ang kamay para bumili dun sa mga sale. Naku, talaga naman, no? Dinesign kasi talaga ang mga ganyan para maubos talaga. Ang hawak mong sobra eh. Yun eh, yung mga sale na yan. Talaga nililin lang ka yan. Ganun, marketing strategy yan eh. Para kung ano yung meron ka sobra dyan, eh talagang doon mo pagtutuunan ng gastos. Pero ang masama nga lang, minsan nga sumusobra pa, hindi na kaya. Kaya yung mga credit card na yan, yung mga talagang mga cash advance na yan, na loan, patay tayo dyan. Yan na yung magpapalubog sa'yo. So ang nangyayari ngayon dyan, kung ganun ang nakikita mo sa mga kaplat mo, yung katabi mo, kung nasa bed space ka, yung nasa taas mo o yung nasa baba mo, sa katabing ano mo, bed space mo, o kaya yung sa kabilang kwarto, kung nakapartition ka. In short, yung mga nakakasalamuha mo araw-araw, syempre, norms nga, di ba, yung sinasabing norms. Ang norms kasi hindi mo masasabing masama o mabuti, di ba, depende. So, ang nangyari, yung nakagawian, di ba, yung norms, nakagawian, yun ang nakikita mo sa environment mo. Yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, tuwing sweldo, di ba, pag nakapagpadala, abay, kain sa labas, di ba, buffet, di ba, bili ng mga gadgets, bili ng sapatos, kanya-kanyang trip yan eh, bili ng mga, siguro, yung ibang nga, nakikita po yung bumibili ng ano, yung uso yung ano na ngayon eh, yung motorized na ano, na parang scooter, di ba, na halos lahat yan meron. Nood ng sine, pasyal, beach, di ba? Yung mga theme park, yung mga libangan sa abroad. Kahit ka sa Pilipinas, ganun din eh. So yan na, di ba? Ganun na nangyari. Kung ano-ano, yung iba naman, yung mga mahilig sa gamers, yung mga gamers, no? Mga gadgets para sa games nila. So in short, doon napupunta yung kanilang kinikita. Ang masama, ang masakit, ang malungkot, nakakalungkot. Si kabayan na walang kamuang-muang nakabago-bago sa abroad dahil ganun ang nakikita. Akala niya, tama.
Yun, akala niya tama. Makikiano rin siya, makikiganon din siya. Uy, kapatid, kabayan, kaya ano, best friend, BFF, beshi. Samahan mo nga ako, bibili din ako. Gusto ko yan eh, yung mga ano, binibili-bili mong ganyan. Ako din, sama mo ako. Ako po, ayan na. E di syempre, sinama nung isa. Damay, damay na. Ayan na, ulit ka, dali, kain muna tayo. Punta yan sa mall, kakain muna. Okay, sa huling kain, pag napagod na. O dali, 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 bilisan natin. Ayan na, may sale ngayon. Akala mo pa naman, ang mga Pinoy, no? Pag mga sale, nauuna pa sa mga lokal kung saan bansa man kayo nandun. Kung nasa Middle East kayo, di ba? Yung mga lokal doon, nauuna pa kayo. Akala nyo, ang dami nyong pera. Alam nyo ba, yung mga lokal, bukod sa maraming pera yan, tsaka yan talaga eh, may kakayanan, yan ay extra talaga nila. Yan yung tinatawag na play fund. Kaya yung mga lokal, walang pakialam yan kahit ilan ang bilhin nila kasi nga alam nila sa sarili nila, extra talaga nila yun. Hindi sila maghihirap kahit gastusin nila yun kasi malaki yung ano eh, malaki yung kinikita nila, di ba? Eh nakakatawa niyan, yung mga Pilipino, nauuna pa sa pila, inuunahan yung mga lokal, akala ay mas marami pa ang binili. Pero nababaon sa utang, ayun. Yun yung tinatawag na living beyond your means. Ay, luho na kasi siya eh, no? Nangangati yung kamay. Di ba? Pwede rin pala yun ang title natin sana, yun na nangangati yung kamay. Ayan na. So, ang nangyayari niya, nakikiuso si kabayan, gusto niya in siya. Kasi pag hindi siya sumama, sasabihin sa kanya ng mga kaplat niya, mga kaibigan niya, mga kasama niya, ang corny naman ito. Ang killjoy naman ito, ano ba yan? Parang ano, baduy mo naman, ano yan, ano ka? Na para kang preso, na wala kang gagawin sa iyong kinikita, dyan na lang. Uy, gumastos ka naman, di ba? Bumili ka naman. Enjoy mo naman, i-reward mo naman yung sarili mo. O di syempre, akala mo nga tama, isunod ka naman. Nang damay pa, no? Tapos, pagdating na sweldo, hindi pa dumarating yung sweldo, kamot ulo ka na, dahil iniisip mo nga saan kakukuha ng panggastos dahil wala na, naubos na dun sa mga luho mo kasi nga gusto mo maging in, gusto mo maging belong, gusto mo maging katulad nila. Ayan na eh, mas maigi pa nga maging outcast. Alam niyo po, ganito nangyari nung ako nandun sa Dubai nung araw, no? Talaga naman, year 2008, syempre sabik-sabik ka din, no? Talaga naman eh, first time ko mag-abroad nun eh, 2008 eh. Diba, napadala ako ng kumpanya, pinadala ako sa Dubai. So 2008, nung nandun na ako noong 2008, abay talagang syempre, kaliwat kanan na pasyal, kain sa labas. Tapos pa-cargo, kasi usong-uso yun sa mga OFW yung mga cargo eh. Diba, kung ano naman ang nilalagay, diba sa cargo. Downy, ay siya, meron naman downy sa, ay sorry po, hindi naman ako nag-promote ng product. Basta yung mga ganun, yung fabric conditioner, sorry naman. Ayan, so yun, ang sikat kasi noon eh. Tapos yung mga sabon, yung mga minsan nga nakakatawa, bigas. Pabigat ng pabigat. Kasi pag tinatawag na sea cargo, di ba, alam niyo na yun mga kabayan, yung mga sea cargo, wala yung limit sa ano, sa weight. Kasi ano yan eh, 45 days pa naman yan kung medyo malayo-layo yung bansa. Wala silang pakialam kahit gaano kabigat yung ano mo, cargo box mo. Halos di na nga mabuhat. Diba? Hindi talaga mabuhat. Dalawang tao, tatlong tao pang nag-uusog minsan. So nilalagyan ako ano-ano. Mga ano, peanuts. Diba? Mga kung ano-ano. Basta lang mapuno. Ang tendency no, nauubos yung pera mo kasi nga, hindi pa napupuno. Ayan, na kung ano-ano yung binibili mo, na meron naman sa Pilipinas. Sasabihin mo, mas mura kasi dito, mas mura dito. Eh yung pinakargo mo, compute mo, di ba? Compute mo yung nagastos mo dun. Di ba? No? Parang may maliin, no? So yun na nga, ganun na yung nangyari sa akin. Di padala-padala din. No? Guilty tayo dyan, dumaan din tayo dyan. Ako, sabi nga ng nanay ko, tsaka minsis ko, ay, tigilan mo na nga yan, tama na. Biro mo noon, nung kasagsagan ko talaga, kainitan, na talaga excited pa eh. Diba sabi nga natin, aminado tayo, galing tayo dyan eh. Sa totoo lang po, ito totoo to ah. Sa loob ng isang taon, nakaw, talaga kung pwede lang balikan at i-erase ko yun sa buhay ko. Sa loob ng isang taon, 40 na cargo box po ang napadala ko sa dump. Ay, grabe. Kung ano-ano na lang ang nilagay ko, bumili ako ng side table, pinagkasya ko sa cargo, bumibili ako ng mga spices, yung mga chili-chili, ganyan, nuts, chocolate na kinikilo-kilo, ay, nakaka-relate kayo sigurado. Yung mga kabayan natin, mga kortina, mga punda,
mga carpet na maliliit na pwedeng kasya sa box, kung ano-ano na lang yung mga gamit sa bahay, ganyan-ganyan. Although nagagamit naman ngayon ah. Kasi ako pag namimili naman, kumbaga para sa bahay, hindi yung kung ano-ano lang. Pero, ang laki na nagastos doon sa cargo-cargo na yan. Aba, yung ilang padala yun? Magkano rin na libo din ang padala noon ah. Noong araw, 2,000, 3,000 pesos din ang padala ah. Hindi rin biro yun. Eh, kung 40. Diba? Sayang, no? Dumaan din tayo dyan eh. Sabi nga eh, hindi naman tayo ano, no? Kumbaga parang guilty din eh. Pero maganda dyan, nagbago na tayo. Kasi nga, gusto ko maging in. Kasi ganun ginagawa ng mga kaibigan ko. Pero, after a few years, ito na, nakilala ko ang freedom business at naturuan kami ng mga fridge mentors kung paano hawakan ng tama ang pera, hindi sa laki o sa liit nga ng ano yan, kinikita eh. Kumbaga, kung paano mo siya minamanage, talagang tinigilan ko na. Tama na tong cargo na to. Diba? Ang pag-iinvestan ko ay mga properties. Ayan na! Diba? Properties. Kasi nga, yung mga cargo na nabili ko mga gamit sa bahay, saan ko ilalagay? Sa bahay. Kumuha ako ngayon, bahay. Diba? Bahay, condo, salamat sa Diyos. Thank you Lord, thank you freedom business. Condotel, hotel. Ay, hindi naman hotel, sorry po. Condotel, part owner po ako ng isang condotel sa Tagaytay. So yan, mga lote, commercial lot, commercial unit. Yan, mga memorial, meron tayo po yan. So salamat sa Diyos, agricultural, meron din. So ano na, talagang masasabi natin, tama ang pinaglagyan ng pera. At ito na po, naging outcast ako niyan. Oo. Yung mga kaibigan ko na babaduyan na sa akin o naiinis na o na ano na, dahil hindi na nila ako mayaya sa mga ano, disco-disco, yan pa pala isa, no, mga bar-bar. Diba, hindi na nila ako mayaya doon kasi tumatanggi na ako, sasabihin ko, pass. Kasi may binabayaran ako bro, mapapagastos lang tayo dyan, pass. Ayoko na yan, sawa na ako dyan, graduate na tayo dyan. Diba, ayoko na yan, ayoko na balikan yan. Kasi siguro minsan-minsan lang, pero ayoko na, pasensya na, hindi na ako makakasama sa inyo. Ayun na! Naging outcast na. Actually, kumukunti na kaibigan mo. Sabi nga lang, pag naging successful ka minsan, kumukunti yung kaibigan mo na pasaway. Ayan na, yung mga pasaway, yung mga hindi talaga marunong sa buhay, yung ano lang, yung bahala na si Batman, one day millionaire, yung mga ganon. Unti-unti silang nalalagas, unti-uling lumalayo sa'yo, nagiging feeling mo nga talaga outcast ka. Kasi sa 10 na magkakaibigan kayo, isa ka, o maaaring pa, dalawa kayo, sana, no, mas marami, isa ka, doon sa 10, yung siyam, ay ganun pa rin ang ginagawa. So hindi ka na belong, hindi ka na belong. Ito po ang ano dyan, payo ko sa mga kabayan natin, huwag po kayong malungkot. Huwag kayong manghinayang sa mga ganong kaibigan kasi hindi po yan ang tunay na kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan, dadaling ka sa magandang kinabukasan. Sasabihin pa nga sa inyo, straight in your face. Sabi nga nila, di ba, ang talagang kaibigan, sasaksakin ka sa harap. Yung nakikita mo, ibig sabihin saksak, hindi naman saksak na sasaktan ka. Sasaksakin kang ganon para magising ka. Kung nasaktan ka, totoong kaibigan yan. Sabi nga nila, ang tunay na kaibigan, magsasalita sa'yo kahit ka ikaw ay masaktan. Kasi totoo lang yun. Gusto niyang magbago ka. Real talk. Reality. Kesa dun sa mga kaibigan na, oh, Elika, kung mami problema ka, inom natin yan, bro. Oh, Elika, mag-ano tayo, mag-bar tayo. O nag-away kayo ng misis mo, nag-away kayo ng boyfriend mo, nag-away kayo ng girlfriend mo, Elika, dali man chicks tayo, maghanap tayo ng kadate. Ay, bugok. Bugok ang mga ganyang kaibigan. Tinuruan mo pa yung kaibigan mo magkasala. At imbis na pinagbati mo, imbis na buuwi mo yung pamilya, sinulsulan mo pa. Katulad mo, siguro, ganun ka. Di ba? Hindi na po nagja-judge. Malamang ganun. Eh, tinulad mo pa sa'yo. Ay, ang ako. Ay, ang key talaga. Ayoko nang sabihin yung word. Di ba yung ganyan? Ang... alam niyo na yan. So, di bali na maging outcast kesa naman ang mga kaibigan mo ay ganon, mga pasaway. Pagdating ng araw, wale, nga. Di ba? Di baling mawala yung 100 kaibigan mo na ganyang pasaway. Pero may 10 ka naman na kaibigan, o kahit nga isa na lang, na ito ang ginagamit, utak. Di ba? Di ba? Utak ang ginagamit, wise. Gusto niya yung uuwi siya sa maaga sa Pilipinas na masagana, masaya, di ba? May napala, nakapagpundar, nakapagnegosyo, maganda ang kinabukasan na naging resulta. Yun ang tamang samahan. Yun ang tunay na kaibigan at yun ang dapat
tinitignan mo para kopyahin mo, gayahin mo siya. Diba? Sabi nga natin, tingin-tingin din sa mga kaibigan pag may time. Evaluate din pag may time. Kung yung kaibigan mo na yun ay kasama mo sa ginhawa, sa saya, pero pag tinignan mo ang buhay niya ay masalimuot, diba? Masalimuot, baon sa utang, iwalay sa asawa, hindi na naman natin yan nilalahat, no? Kasi iba-iba naman ang reason, diba? Iba-iba naman ang reason, diba? Pero yun na nga, ganun na nangyari dahil sa kaano niya, kapabayaan niya, diba? Siya rin yan, minsan siya rin na may kasalanan yan. At talaga masasabi nating walang direksyon ng buhay, walang napundar, yung pag nag-retire, yung tipong pag wag naman sana, pag natanggal sa trabaho o nag-retire, nag-resign, eh walay nga, walang napala at nag-iiyak na lang, huwag mong samahan yan. Kasi magiging ganyan ka rin. Diba sabi nga nila, diba sabihin mo sa akin kung sino kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Obvious ba? Eh yun naman kasama mo eh. Kung yan ay mga lasenggo, malamang lasenggo ka rin. Alam mo namang hindi, edi outcast ka nga. Diba? Kung yan kaibigan mo, ipa na yung party-party! Party-party! Tapos, boyfriend ng boyfriend na ibang lahi. Hindi naman sa pagano po, pasensya na po. Yung iba naman matino. Pero karamihan hindi. Diba? Kasi kung totoo po yan sa inyo, mayroon tayong ibang vlog doon. Kung totoo yan sa inyo, pakakasalan ka yan. Diba na? Make sense, no? Kasi kung for how many years hindi ka pinapakasalan, obviously, iba ang gusto sa'yo. Yun lang. Alam mo na yun. Tanda na tayo. Di ba? Maging wise lang po. So pag mga ganun ang kaibigan mo, matakot ka na, kabayan. Layuan mo yan. Hindi ka magiging successful dyan. Pagdating ng araw, hindi mo naman pwede yan sisihin. Sasabi mo sa mga anak mo, apo, anak, apo, pasensya na, mahirap pa rin tayo. Kasi yung kaibigan ko, si Beshi. Kasi nakinig ako sa kanya eh. Tingnan mo siya, ganun din. Parehas kaming wale. Parehas kaming nga. Oh, 'di ba? Kaya ngayon pa lang mga kabayan, tingin na, 'di ba lang, 'di baling maging outcast kung maganda naman ang resulta, 'di ba? Kaysa maging in at maging ano ka, maging belong sa kanila, pero wala namang kakwenta-kwenta. Oh, yun. So, yun lang naman po yung ating gustong i-share ngayon. So, mamaya meron ulit tayong ibang episode na naman. Maraming salamat po. Ito muli yung lingkod DJ Double D para sa ating baka ang biyahe at kwentuhan alamin. So, God bless po sa lahat. Keep safe everyone. And thank you po sa mga nanonood ngayon. More to come. Maraming salamat po. Bye-bye.